Kumusta po mga kababayan at kapwa ko OFW dito sa ibang bansa? Welcome po sa aking YouTube channel, Arnold TV. Kaya naman kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, share, like, and comment para updated ka sa mga video na aking i-upload. Kaya naman, huwag na natin patagalin to. Atin na simulan. So, let's go! Alam nating lahat na mahalaga ang mag-ipon ng pera. Dahil kapag meron kang ipon, meron kang madudukot sa panahon ng kagipitan. Meron ka ring magagamit sa pagsisimula ng isang negosyo o investment. At higit sa lahat, wala kang financial stress. Pero kahit alam nating mahalaga ito, bakit karamihan pa rin sa atin ay walang ipon? Ang obvious na dahilan ay hindi natin ito ginagawang priority. Alam natin na kailangan nating mag-ipon, pero sinasabi lang natin sa ating sarili na mamaya na. Ina-underestimate natin ang maliit na halaga na kaya sana nating ipunin. Pero tandaan mo na walang perfect time sa pag-iipon. Ang magandang time para mag-ipon ay ngayon. Huwag mo nang hintayin na lumaki pa ang iyong income. Mag-ipon ka na habang kumikita ka pa ng pera. Dahil dalawang bagay lang ang paniguradong mangyayari sa hinaharap. It's either ikaw ang may control ng iyong pera o ikaw ang kinokontrol ng pera. Kapag hindi ka nag-iipon ngayon, kapag hindi ka naniniwala sa kasabihang live below your means, wala kang choice sa hinaharap kundi magtrabaho kahit matanda ka na o magtrabaho kahit hindi na dapat. At siguro naman ay nakumbinsi ka na na kailangan mong mag-ipon. Ngayon ay ibabahagi ko naman sa iyo ang 4 strategies o pamamaraan sa pag-iipon na pwede mong sundin. Mag-invest ka muna ng kunting oras ngayon para matutunan ang 4 na strategy sa pag-iipon na ibabahagi ko sa iyo. So hindi na natin patatagalin pa at sisimulan na natin ang discussion. Number 1. Mag-set ka ng iyong savings goal. Ang mahirap na parte sa pag-iipon ng pera ay ang magsimula. At ang dahilan kung bakit mahirap magsimula, yun ay dahil wala tayong goal. Hindi natin alam kung ano ang gusto nating ma-achieve sa hinaharap at magkano ang gusto nating maipon. Dahil ang madalas lang nating tinitingnan ay kung paano mag-survive sa ngayon. Ang paggawa ng savings goal ay walang pinagkaiba sa iyong travel goals at iba pang goal na nangangailangan ng pera. Una ay kailangan mo lang alamin kung para saan ka nag-iipon. Pangalawa ay alamin mo ang iyong target amount. Pangatlo ay kikwentahin mo kung ilang buwan mo ito pag-iipunan. Pang-apat ay anong expenses ang willing mong isakripisyo o ibawas sa iyong budget. At panglima ay maging committed ka lang sa pagsunod ng iyong plano at consistent sa iyong pag-iipon hanggang sa maabot mo na ang iyong goal. Halimbawa ay gusto mong magsimulang mag-ipon sa iyong emergency fund. Ang emergency fund ay perang gagamitin mo sa panahong huminto ang pagdaloy ng iyong income. Posibleng dahil sa emergency, nagkaroon ka ng sakit at hindi mo pa kayang magtrabaho. Ang common advice ng mga financial advisors sa pag-alam ng iyong emergency fund ay i-multiply lang ang iyong monthly expenses sa 6 months. Dahil kung sakaling nawalan ka ng mapagkakitaan, meron kang perang magagamit sa loob ng 6 na buwan. Ang pera na yun ay magagamit mo habang wala ka pang income at naghahanap ka pa ng ibang trabaho. So halimbawa kung ang iyong monthly expenses ay 15,000 pesos, kailangan mong makaipon ng 90,000 pesos para sa iyong emergency fund. Kung ang iyong monthly income naman ay 25,000 pesos at ang kaya mong maipon buwan-buwan ay 10,000 pesos, mag-iipon ka lang sa loob ng 6 na buwan para maipon mo ang kailangan ng pera sa iyong emergency fund. At kapag tapos ka na sa iyong emergency fund, pwede ka nang magsimula sa iyong retirement o di kaya ay sa long-term investment. Kahit ibang goal pa yan, parehong proseso pa rin ang susundin mo. The more na malaki ang iyong goal, magiging seryoso ka rin sa paggamit ng iyong pera. Hindi mo na ito sasayangin sa mga walang kwentang bagay. At motivated ka rin na baguhin ang iyong spending habit
at palakihin pa lalo ang iyong income. Kaya para makaibon ka ngayong taon, mag-set ka ng iyong savings goal. Alamin mo kung magkano ang gusto mong maipon, para saan mo ito gagamitin, ilang percentage ng iyong income ang willing mong ilagay sa iyong ipon buwan-buwan, at huwag kang magdalawang isip na mag-take ng action. Number 2. Alisin mo sa iyong budget ang mga gastusin na hindi kailangan. Ang goal na mag-ipon ng pera ay hindi sapat kung unwilling ka na magsakripisyo. Tandaan mo na bago mo ma-achieve ang iyong goal, kailangan mo munang alisin ang mga bagay na pumipigil sa iyo sa pag-abot ng iyong goal, dahil hindi ka makakapag-ipon ng pera kung patuloy mong ginagawa ang iyong mga maling habit sa paggastos. Ang paggawa ng budget at pag-track ng iyong expenses ay mahalagang gawain na makakatulong sa iyo sa pag-alam ng iyong spending habit. Isang budgeting method na pwede mong gamitin ay ang common method na ginagamit ng mga Japanese. Ito yung tinatawag nilang Kakebo method. Ito ang simple at epektibong paraan sa paggawa ng budget, dahil hindi mo na kailangan gumamit ng mga teknolohiya katulad ng budgeting app at spreadsheet, notebook at ballpen lang ay pwede ka nang magsimula. Kung gusto mong malaman paano gawin ang Kakebo method, tuturuan kita kung paano. Sa unang page ng iyong notebook, kailangan mong isulat ang iyong reference page. Ito ang apat na kategory ng iyong expenses, ang iyong mga wants at needs. Kasama rin dito ang tinatawag na cultural expenses, katulad ng mga libro at pag-attend ng isang concert. At ang pang-apat na kategory ay ang mga unexpected expenses. Sa second page naman, isulat mo ang iyong monthly income, monthly expenses, savings goal, at ang summary. Ito yung plano mo sa iyong income sa loob ng isang buwan, kung magkano ang gusto mong maipon at magkano ang mapupunta sa gastos. Sa susunod na apat na page, kailangan mo namang ilista ang iyong weekly expenses. Sa pag-alam ng iyong weekly expenses, kailangan mo lang i-divide ng 4 ang iyong monthly expenses. Ang gagawin mo lang sa mga page na ito ay every time na may bibilihin ka, ilista mo yun palagi at isulat mo ang halaga ng iyong binili under sa kung anong kategory yun nararapat. At pagkatapos ng isang linggo, ay kwentahin mo kung magkano ang iyong total expenses sa wants, needs, cultural, at unexpected. Patuloy mo lang na ilista ang iyong mga expenses at pagkatapos ng apat na linggo, sa susunod na page ay gumawa ka ng review. Dito mo ikukumpara ang iyong plano sa tunay na nangyari, kung nasunod mo ba ang iyong budget o anong bahagi ng iyong expenses ang dapat gawa ng improvement. Paniguradong sa paraan na ito, madali mo lang matukoy at maalis sa iyong budget ang mga gastusin na hindi kailangan. I-review mo lang ang mga nagastos mo sa iyong wants at doon mo makikita ang mga gastusin na dapat gawan ng adjustment. Number 3. Increase your income. Kung ang common na nangyayari ng karamihan ay sumasabay ang kanilang paggastos sa kanilang income, sa iyo naman dapat ay iba. Palakihin mo ang iyong ipon kung malaki na ang iyong income. Take note, mabilis ka lang makakaipon ng pera kung number 1, meron kang disiplina sa paggastos, at number 2, malaki ang iyong income. Tandaan mo rin na ang pera ay parang isang laro. Hindi yan nagtatapos sa isang score. Kailangan mong magpatuloy sa pag-score hanggang sa manalo. Kung bago ka pala ngayon sa iyong trabaho at kumikita ka ng 12,000 pesos buwan-buwan, huwag kang mag-settle sa ganyang income. Maghanap ka ng paraan kung paano ito mapapalaki at magpatuloy ka lang hanggang sa kumikita ka na ng higit pa sa iyong kailangan. Kung paano mo mapapalaki ang iyong income, kailangan mo lang taasan ang iyong value, dahil ang pera ay naa-attract yan sa taong kayang magbigay solusyon sa problema ng iba. Kapag maliit lang ang sahod mo ngayon, ibig sabihin konting problema lang ang nasusolusyonan ng iyong trabaho. Kapag less ang value, konting pera lang din ang iyong maa-attract, at hindi rin magandang paraan ang magtrabaho ng magdamagan.
Hindi mo kailangan magtrabaho ng dobling oras kung gusto mong kumita ng malaki. Kailangan mo lang maging creative at gamitin ang mga kaalaman na meron ka. Halimbawa, kung nakatira ka malapit lang sa kalsada, tapos maraming tao ang dumadaan, merong mga estudyante, construction worker, mga employee sa mall at iba pa, subukan mong magbenta. Pwede kang magsimula sa sari-sari store o di kaya ay karinderya. Paniguradong marami ang bibili at kikita ka ng ekstrang income sa maliit mong negosyo. At isa pang halimbawa kung paano palakihin ang iyong income ay kapag ikaw ay merong basic knowledge sa computer at marunong mag-English, pwede kang mag-sideline bilang freelancer. Kung gusto mong kumita ng ekstrang pera sa pagne-negosyo, panoorin mo ang nagawa na naming video tungkol dito. Hanapin mo lang ang link sa description at comment section ng videong ito. Number 4. Track your progress. Ang pag-track ng iyong progress ay mabuting gawain para alam mo kung naka-align ba ang iyong goal sa actual na nangyayari. Halimbawa, kung goal mong makaipon ng 60,000 pesos ngayong taon, alam mo na dapat mag-iipon ka ng 5,000 pesos buwan-buwan. At kung ngayon ay kalimang buwan na ng taon, dapat ay meron ka ng 25,000 pesos or more sa iyong savings account at almost 50% ka na sa iyong goal. Kung sakaling ang naipon mo ay 20,000 pesos pa lang, bumawi ka na lang sa susunod na buwan o di kaya ay ipunin mo ang iyong mga bonus. Tingnan mo rin ang iyong budget kung meron ka bang dapat gawa ng maliit na adjustment. Tandaan mo na ang budget ay hindi yan fixed. Nangangailangan din yan ng update paminsan-minsan. Dahil bilang isang tao, nagbabago rin tayo. Nag-iiba ang ating priorities at mga gusto sa buhay. Kaya normal ang nabaguhin din natin ang ating budget. Sa iyong goal naman, kung sakaling ikasampung buwan na ngayon ng taon at 40,000 pesos pa lang ang iyong naipon at sa tingin mo ay malabong maabot mo ang 60,000 pesos ngayong taon, huwag kang madismaya. Dahil at least nag-take ka ng action at kahit papaano ay meron kang naiipon. At ito ang good news, pwede kang bumawi next year. Kapag hindi mo kayang ipunin ang 60,000 pesos sa loob ng isang taon, i-adjust mo ang kanyang time frame. Pwede mong i-extend ng 15 months. Ang mahalaga ay meron kang naiipon. Mahalagang meron kang tracker ng iyong progress sa pag-iipon para alam mo kung nag-work ba ang iyong mga plano. Kung dapat mo bang baguhin ang iyong budget at magkano ang kailangan mong idagdag sa iyong monthly income para palagi mong ma-hit ang iyong target. Kung marami kang nakuhang aral sa videong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like para lalo pa tayong ma-recommend ni YouTube sa mga kababayan nating gusto ring makaipon. Salamat! Bago tayo magtapos, meron pa akong ibabahaging ideya na sa tingin ko ay makakatulong sa iyo. At ito yun. Ang pera ay hindi yan kusang lalapit sa iyo. Dapat ay meron kang gagawin para mapansin ka ng pera. Mag-develop ka ng skills na kayang magbigay solusyon sa problema ng karamihan. At kapag kumikita ka na ng pera galing sa iyong kakayahan, huwag kang gumastos ng sobra. Unahin mo palagi ang mag-ipon ng pera. Dahil walang ibang tao na gagawa niyan para sa iyo, kundi ikaw lang. Maging responsable ka sa paghawak ng iyong pera. Alisin mo sa iyong budget ang mga bagay na hindi kailangan. Huwag kang mangutang dahil lang sa mga luho. At maghanap ka ng paraan para mapalaki mo pa ang iyong income. Mahalaga ang income, pero mas mahalaga ang perang nananatili sa ating mga kamay. Ang iyong ipon ay ang mag-aalis sa iyo sa mga financial stress. Ang iyong ipon ay ang perang gagamitin mong kapital sa iyong negosyo at investments. Ika nga sa isang quote, save money and money will save you. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel para lagi kang updated sa mga bago naming videos.